Ayan, so magandang umaga sa inyo. Sa lahat ng viewers natin dyan, nandito tayo ngayon sa may White Plains kung saan ginaganap yung event na dinaraos dito ng iba't ibang riding club. At kung mapapansin nyo, nandun sa likod ko yung stage nila dahil may muna tayo gawa nga ng huwagan ng masyadong maingay, malakas yung speaker. So far, okay naman yung nangyayari dito. Peaceful naman. May nakausap ako kanina ng pulis dito. Tinanong ko kung kailangan pa ba magdagdag ng apulisan. So since Unity Ride at saka peace naman yung nangyayari, hindi na kailangan. So as of now, may mga patuloy pa rin dumadating na mga rider. Yan. So iba't ibang grupo yan. Nandiyan ang MRO, RG Community, Angkas. Ang pinaglalaban nila dito is yung about dun, regarding dun sa panukalang batas ni Senator Gordon na patungkol nga dun sa doble plaka. And then yung Angkas na nandito ngayon, pinaglalaban naman nila yung nangyari nga sa pagsuspinde dun sa ano nila, sa operasyon nila. But still, doon yung mga ibang angkas na nakausap ko is tuloy-tuloy pa rin yung operasyon nila. And nga, kasi syempre nagbibigay ng servisyo pa din. At syempre, yung mga full-time angkas biker, yan. Na syempre, full-time, wala naman silang ibang trabaho. Kung hindi ang inaasahan lang ng pamilya nila is yung pag-aangkas. Dahil doon lang sila kumikita. So, pakita ko ngayon sa inyo kung gano'ng karami yung rider na nandito sa harapan ko at hanggang dun sa likod ko. So, yun ho yung stage. Nag-uumpisa na sila. Actually, maraming angkas biker dun sa likod eh. Puntahan ho na natin. So, you know, sa narinig nyo, nagpapalabas ng hinaing ang isa sa mga leader. Tatayo kami para sa kapatan namin. Hindi kami papayag. Eh, napapamura na yung isa sa mga leader nila, no? Dahil nga dun sa ginagawang panggigipit ng lakan ni Mr. Gordon. Gawin, una, doble plaka. Bakit? May nagawa na ba silang plaka? Tatlong taon na, apat na taon na, limang taon na. Wala pa rin plaka. Ako, Bro Duterte kami. Patigil ka ako dito eh, gawa nga ng saan narinig ko. Sana narinig ng ating tatay, mahal na Pangulo ng Presid ng Pilipinas. Tanggalin mo na dyan ang mga kunwari ng kasama natin sa paglilinis sa pamahalaan. Alam ko, meron dyan kunwari lang kasama ni Tatay Digong. Lalo yung mga senator na yan. Di ba? Ako nagsisisi talaga ako dahil pinakasuko ko si Dick. Ibinoto ko dahil volunteer siya ng Red Cross, no? Pero may kasama kami dito sa QCM Rec. Red Cross. Nagulat ako. Gusto niya rin hugutin si Dick. Yan. So sana, mga minamahal kong mga kapwa riders, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong sumuko. Hindi mo po pwede na bakit hindi natin pagbigyan. Wala namang mawawala. Plaka sa harap. Yung iba gusto, decals na lang. Ipiprinta na lang daw. Ano ba yan? Di ba? So ngayon na narinig natin na patungkol dun sa plano ni Sir Dick Gordon about nga dun sa may doble plaka na hindi nga doon makapaglabas ng plaka eh. Tapos gusto ko pa doble. Yan, so yung sa likod natin mga angkas biker yan. Live tayo, live! So ayan, papunta ngayon tayo dun sa grupo ng Angkas Riders. And, init! So ito sila, no? Nasa dulo kasi sila eh. Masyado kasing marami yung Angkas Bikers natin. Kaya yun, mas pinili na lang nila magstay sa dulo. Para bigyan din ng lugar yung mga iba't ibang grupo. No? So sama-sama na lang sila dun sa likod.
So, ganyan karami. Uy, salamat, salamat. Ayan, isa tayong concern na ano. So, dito yung mga kasrider, nagpupulong-pulong sila. Ayan. Ay, sir! Pwede yung pastor ba? Live tayo ngayon yes, sa page ko, sir. Ano, kamusta naman kayo dito? Ano ba masasabi niyo patungkol dun sa pagsuspend din ng LTFRB dun sa, or ng Supreme Court dun na sa inilabas nilang TRO? Tuloy pa rin ba yung biyahe? Gutom, sir. Gutom. Gutom pamilya. Gutom yung pamilya. Dito kami nagtatrabaho. Habal-habal na dun eh. Hindi ganun na lang. Kasi kung hindi mo isasakripisyo, sasakripisyo mo naman yung pamilya mo. Eh, sakripisyo mo na lang yung para sa pamilya to eh. Hindi naman para sa kulsa naman eh. Kaya nga, doon sa nanunungkulan, ay dapat iniisip nyo muna kung ano yung kahihinatnan, kung ano ba yung maitutulong namin sa gobyernong ito. Hindi naman kami perwisyo eh. Hindi naman kami. Kami ay isang element lang na nakakatulong. Hindi natin sa malaking bagay, pero sabi natin napakaliit, pero napakaganda para sa, lalo na sa mga nagtatrabaho na bawal malate, hindi sila matatanggal. At least andun kami, kung kami, kami yung savior dahil nang sa traffic, wala kang solusyon sila sa traffic eh. Kami yung pinakasolusyon, inaalis pa nila. Kaya yun ang... At saka magpanukala saan ng gobyerno nang itigil yung angkas na yan kung mayroon silang alternatibo na pamalit na mas mabilis sa angkas. Yan sana. Pero kung sa dami nito po eh, mas marami magugutom na pamilya. Eh, nung masasabi nyo kay Mr. Tugaden na dahil napaka-delikado daw ng motor, no? Kasi recently naglabas po siya ng opinion niya na delikado daw ang motor, dapat daw ipatigil yan. Ay, hindi po. Kasi po eh, kung talagang delikado yan, hindi dapat sana, hindi na sila naglabas ng mga motor na ginagamit natin dito sa... kumbaga, for example na lang po sa India. Ano po yung mga unang ginagamit nilang transportation dyan, di ba? Motor, Thailand, di ba? Puro halos motor. Kaso nga lang, Pilipinas, dito natin sa Pilipinas ang pinakapangit na imahe. Dahil dito sa Pilipinas, mas gusto nila, nagpapakita yung mga kapwa natin Pilipino na kahit na hindi naman kinakaya, kinakaya nila para makasakay lang ng mga four wheels. Kaysa yung makaya para kunin yung transportation. Doon kumakawa yung grab mentality eh. Nakikita nilang umaangat, hinihila pababa. Ayaw nila na lahat tayo umangat eh. Gusto nila, sila lang yung umangat, tayo hindi. Yung maliliit, talagang gusto lang nila, diyan ka lang maliit ka. Pang maliit ka lang, kanong malalaki, doon kami. So, ano mas, mas gusto nila? Yung maging illegal ba na trabaho o illegal na trabaho? Bilang po ang hinihingi namin doon sa taas. So, maraming salamat po ah sa sana ano, maging maayos sa lahat. At syempre, swerte pa din natin dahil temporary restraining order yung binigay, no? At syempre, ibig sabihin kung pumasahin sa regional trial court, meron pa rin chance na sana ang magiging final decision is sa Supreme Court eh. At saka kakandahan niyan, sir, hanggang magatanggat sana dinidimik yung panayay. Papayaan na lang po na kami na pumiyahe. O magpapasko, no? O magpapasko pa naman. Pati hindi naman inilagay doon na illegal kami. O. Wala, hindi naman ito naman eh. Yung pagayansyo na yan para doon sa TRO, doon sa... Na-una. Pero wala namang sinabi dyan na huwag kayo pinya dahil kayo illegal. Hindi naman eh. Hindi naman kayo ako eh. Kaya ganun lang. Nangyayari sa amin, tuloy parang criminal na kami. Tatago. Ginagawa tago na kami, eh. Oh, ginagawa na kami ng kaso na hindi naman pinaplanted na. Pagaliitin mo eh kasi may application naman eh no. Ma-detect pwedeng i-report. Sabi kasi nila, pumayag naman sila sa ano. Sabi namin, aprobahan tayo na makabiyahe tayo. Yung customer naman namin, hindi naman namin pinipilit na sila isasakay sa amin. Sila yung pusa. Sila yung pusa na sasakay sa amin dahil gusto nila, kailangan nila na mabilis yung biyahe nila. Mabilis nga dyan, pero takbong guwapo lang naman yung... Niniwala ba kayo na doon sa mga takot sumakay ng motorcycle na konta sa pinaglalaban nyo eh... Di ba, may sinasabi nyo yung iba na kapag oras mo na, katulad nga nang nasabi ko din, di ba? Yung mga purwinas nga po, hindi mo naman iwasan yung aksidente eh. Nasa drive, nasa pan naman po yan, nasa pa... Kung makatama yung sinasabi na human error, nasa pan po yan eh. Nang perfect eh. Ako sir, sa experience ko, kahit anong ingat mo sa pagmamaneho, kung yung makakasalubong mo na four wheels o ano,
hindi, useless din kahit anong ingat mo. Pati ang disgrasya, anytime yan, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Kaya nga, disgrasya yan eh. Kaya, doon sa takot, sabi nga, nasa sa inyo, kung four wheels, kung madidisgrasya ka, madidisgrasya ka. Hindi yun kung mabilis o mahina. Oo nga, nandun sa pag-iingat, sabi ko nga, kahit anong ingat mo, kung ang makakasalubong at makakasabay ay walang ingat, useless din yung pag-iingat, di ba? Ang disgrasya, disgrasya talaga. So, paano sir? Tuloy lang ilaban natin. So, yan sila, mga angkas biker, no, na ngayon patuloy pa rin bumabiyahe. Salamat. So, yan sila. Sa kabila naman. So, yun nga, narinig niyo yung mga opinion nila doon sa nangyayari ngayon, no? Na hindi naman, hindi ka masasabi na kaguluhan, pero doon sa nangyayari na pinaglalaban nila. Mahirap lang eh, kasi kung ilalagay ko yung posisyon ko sa side nila, nga naman, kung yun nga lang naman yung inaasahan mo na trabaho, dahil nga nag-resign ka sa trabaho, tapos nag full-time angkas biker ka, saan ka nga naman kukuha? Parang sinabi nyo na wala silang, no? Parang ang dating is wala silang karapatang mabuhay, trabaho sa pamilya nila. So yun, hanggang dito lang po muna, no? So tuloy-tuloy lang yung ano, yung pagdo-document natin hanggang sa matapos yung program na to. Hindi ko pa alam after nito is kung saan tutuloy yung ibang miyembro ng motorcycle club. At syempre kasama na dyan yung number one healing apps natin is which is yung Angkas. So maraming salamat po, and this is Jello, and stay tuned here at Vertigo PH.